What's up guys, kumusta at welcome back dito. Bali nga sa video na to ay i-review natin etong chapter 20.1 na isang bonus chapter ng manga na may title na Recollection of a Summer. Huwag lang kayong maguguluhan mga idol dahil yung mga chapters na to ay prequel ng existing storyline ng nasa manga na kung saan ay hindi ito nagawa ng animation. So tara, let's go! Sa unang panel ay dinala tayo dito sa Shelter NR7 sa Z City. Bali kinukonsidera itong isang ligtas na lugar para magsilbing evacuation center ng mga sibilyan. Ang defense mechanism ng lugar na ito ay naka-activate in case na magkaroon ng mga sakuna. At masasabing napakatibay nito at kayang-kaya nito ang posibleng pag-atake mula sa labas. Ang term disaster ay kadalasang ginagamit kapag ang monster ay sumusulpot. At ang term naman na monster ay tumutukoy sa mga nilalang na nagbibigay banta sa lipunan. Makikita dito na nagtutulakan ang mga tao sa loob ng pasilidad dahil sa sobrang siksikan ng mga ito. Naitanong ng isang lalaki na kung ano nga ba daw ang nangyayari sa labas. Sa kabilang banda naman ay makikitang napakatahimik at walang taong pag-alagala sa labas. At nang may biglang isang malaking pagsabog ang bumungad. Dito na nga ay makikitang biglang lumitaw mula sa pagsabog ang isang napakalaking monster na si 170,000 Magisaikada Nymph. Sa area na yun ay may mga heroes naman na nakaantabay. Sinabi ng isang hero na ang balat nga doon ng nasabing halimaw ay binabaliwala lang ang kanyang mga atake. Sigot naman ng isa na nakamamangha nga din daw ang kapangyarihan ng halimaw. Hindi nga rin daw pwedeng basta-basta na lang itong atakihin nang walang ingat. Mula sa likuran ay may biglang nagsalita. Sinabi nito na siya nga daw ang bahala sa halimaw. Napalingon naman itong isa at nagtanong ito na kung sino nga ba daw siya. Makikita dito ang astig na pagpasok ng baguhang hero na to. Sinabi pa nito, nahayaan nga daw ang kanyang merciless slaying blade na pagpiraperisyon ang sino mga harang dito. Ipinapakita dito ang tatlong pro hero na sina Darkness Blade na isang Class B rank 61, Red Muffler na isang Class C rank 140, at etong si Grad School Graduate na isang Class C rank 299. Ang mga pro heroes nga daw ay ang mga taong pinili ng maingat ng Hero Association, isang pribadong organisasyon na kabubuo lang bilang pangontra laban sa mga monsters, na kung saan ang kanilang layunin ay talunin ang mga monsters. Dito ay makikita natin na puro pasa at bukol sa mukha ang mga ito. Habang papasok ang tatlo sa Gate 7 ng Shelter NR7, ay sinabi ng mga tao na bakit nga ba daw tumakbo ang mga tangang ito sa shelter. Habang binubun ng mga tao ang mga mokong, ay nasabi nila na sino nga ba daw ang haharap sa monsters na kasalukuyang nasa labas. Sabat pa ng isa, na ibalik nga daw yung perang na i-donate niya sa Hero Association. Sinabi naman netong si Grad School Graduate sa kanyang isip na hahanap lang nga lang daw siya ng bagong trabaho. Nasabi naman dito ni Darkblade na sobrang lakas nga doon ng halimaw at sa palagay niya ay walang makakatalo sa ganong klaseng monster. Antahin na nga lang daw nilang mamatay ito sa katandaan. Sagot naman ng mga tao, natignan nga daw nila yung sagot ng sobrang talinong hero na to. Sinabi pa ng lalaki na aabutin nga daw ng 170,000 years bago mamatay yung halimaw na yun. Sabat naman ni Grad School Graduate na oo't hindi nga nila nagawang talunin yung halimaw. Subalit nagawa naman nilang dalhin yung mga taong hindi agad nakalikas. At ito lang daw ang magagawa nila sa ngayon. Sabi naman ng iilang tao na dumarami nga daw yung mga monsters na sumusulpot na makailan lang. At ang mga walang kwentong heroes nga doon na katulad ng tatlong ito ang siyang aasahan nila. Sabat naman ng isa na magpasalamat na nga lang daw sila dahil na nga sa nagawa nilang makarating sa shelter. Dagdag pa ng matanda na iniligtas nga daw sila ng mga hero na to sapagkat hindi nga daw talaga nila alam kung paano makakarating sa shelter na yon. Nagpasalamat din yung babae na to sa mga heroes na nagligtas sa kanila. Habang yung ibang tao ay sinabi nilang hindi nga daw nila maaasahan yung mga hero na to. Sa isip naman ni Darkblade ay natutuwa nga ito dahil na nga nagawang maka-evacuate ng mga taong naiwan kanina lang. Sa panel na to ay makikita natin dito si Saitama at nagulat nga ito dahil nga kasalukuyang nasa shelter din siya. Sagot naman ang babaeng katabi niya na oo, nasa shelter nga daw sila at ligtas nga daw silang lahat sa lugar na to. Sagot naman ni Saitama na hindi nga daw ito yung gusto niyang mangyari. Nawawali nga daw siya sa pagkakataon na to. Dahil nga sa narinig niyang mga heroes ang mga ito, iniisip niya kung susundan niya ang mga ito, ay mapupunta sa lugar kung saan may mga monsters. Makikitang medyo naguluhan yung babaeng kausap ni Saitama. Makikita dito na kumawala si Saitama sa siksikan ng mga tao para makaalis sa shelter. Bali nga nakita ng lalaking nadaanan niya yung pag-alis ni Saitama. Nasabi nito na kung alam ba daw ni Saitama na yung tinutumbok niya ay daanan pa palabas. Sagot naman ang ating bida na oo at lalabas nga daw talaga siya. Pagkatapos ng mga sinabi niyang yon ay biglang natigilan ang mga tao sa ating bida. At pagkatapos ay bigla nila itong pinigilan. Sinabi ng mga ito na huwag niya nga daw sayangin yung buhay niya ng ganun-ganun lang. Sagot naman ni Saitama na pakawalan nga daw siya ng mga ito. Wala nga daw siyang panahon para mag-aksaya ng oras sa lugar na to. Sabi naman ng ibang tao na hawakan nga daw nila si Saitama sapagkat nagkakaroon nga daw ito ng panic attack at hindi niya nga daw alam ang gagawin niya. Dito ay talaga namang pati mukha ni Saitama ay nababanat dahil sa dami ng mga tao pumipigil sa kanya. Sinabi pa ng mga ito na nawawala na nga daw sa tamang pag-iisip ang ating bida.
Yung monster nga daw na nasa labas ay malayang gumagala at sobrang napakadelikado nga daw. Sigot naman ni Saitama na yun nga daw ang dahilan kung bakit gusto niyang lumabas at hindi pa man natatapos ang ating bida sa kanyang sinasabi ay biglang sumigaw yung isang lalaki na kahawak sa kanya. Sinabi nito na naintindihan niya nga daw kung bakit nararamdaman nito na hindi siya ligtas sa lugar na to, subalit wala na nga daw ibang lugar na ligtas na pwedeng puntahan. Wala nga daw silang ibang pagpipilian kundi ang magantay na lang kung sino man ang pwedeng humarap sa halimaw na yon. Hirit pa dito ni Saitama na yun na nga daw ang gusto niyang, dito ay bigla ulit siyang sinigawan ng lalaki na to habang hawak-hawak yung buhok niya sa ulo. Sinabi pa nito na kumalma nga lang daw si Saitama. Dagdag pa ng isa na tumawag nga daw sila ng security guard. Pagkatapos ay sinabihan ni Saitama yung lalaking nakahawak sa kanya na bitawan nga daw yung buhok niya. Napansin ni Saitama dito na may mga naglalagas na naman sa buhok niya. Sa pagdating ng babaeng officer na to, ipinaliwanag niya kay Saitama na ang lahat nga doon ng mga pinto sa shelter na yon ay nakalock habang naka-activate ang defense system nito. Sa kabilang banda naman, yung entrance ng facility na to ay hindi hahayaang may makapasok na kahit sino man, maliban na lang kung ma-identify nito na ang mga papasok ay mga tao. Sa madaling salita nga daw, ang lugar na to ay napakaligtas. Nagtanong pa si Saitama na ang ibig ba daw sabihin nito ay hindi siya pwedeng lumabas. Nagmakaawa pa ito na baka pwede naman siguro ay gawan ng paraan para mabuksan man lang ang pinto para sa kanya. Sigot naman ng babaeng officer na hindi niya nga daw magagawa yon. Dito ay tila nawawalan ng pag-asa ang ating bida at napabuntong hininga pa ito. Nasabi niya na lang sa kanyang sarili na hindi nga daw pwede na basta-basta niya na lang buksan ang isa sa mga pinto papalabas sa pasilidad na yon. At siguro nga daw ay mas mainam na lang na makinig muna sa mga sinabi sa kanya kanina. Biglang nakaramdam si Saitama ng tawag ng kalikasan. Nasabi pa niya na hindi dapat siya uminom ng maraming barley tea nung nananghalian siya. Gamit ang megaphone ay sinabi ng babaeng officer sa mga evacuees na siguradong ligtas nga daw ang lahat sa loob ng shelter na to. Sapagkat pinandohan nga daw ng napakalaking halaga ng Hero Association ang pagpapagawa sa pasilidad na to. Ito nga daw ay kuta na itinayo para protektahan ang sangkatauhan. Maging ang loob nga daw ng shelter ay ginawa para labanan ang napakataas sa temperatura at binabaliwala lang nito ang kahit anumang atake. Wala nga din daw ang kahit anumang makakagasgas man lang sa napakatibay na shelter na to. Makikita natin dito ang ating bida na papaalis at agahanap ito ng maiihian. Nasabi pa niya na sana ay hindi nga rin daw siksikan ang toilet. Habang yung babaeng officer ay patuloy pa rin sa pagsasalita patungkol sa kung gaano ka-advance yung pasilidad na to. Sinabi pa nito na meron nga din daw biometric indicator sa entrance na kayang ma-detect ang mga monsters na nagpapanggap bilang tao. Maraming mga sprinklers nga rin daw ang nakakabit sa kisame na lumilinis ng mga negative ions na nasa hangin. Dito ay biglang inantala ni Saitama yung pagsasalita ng babaeng officer at nagtanong ito kung may toilet nga ba daw sa lugar na yon. Sumagot naman yung officer na wala nga daw toilet dito. So biruin niyo yung mga idol dahil sa sobrang advance ng NR7 wala tuloy na paglagyan ng CR. Pagkalipas ng isang oras, talaga namang nababagot na nga sa kaantay ang ating bida. Sapagkat hindi nga daw siya makakalabas sa lugar na yon. Habang wala pang nakakatalo sa monster na nasa labas, makikitang talaga namang hindi na napipigilan ni Saitama yung pag-ihi niya. Siguro nga daw, kung mga 15 minuto lang ang pag-aantay ay baka matiis niya pa. Pagkatapos nun ay biglang sumigaw yung lalaki na to na tila may kausap sa cellphone. Nasabi nito ang masamang balita sapagkat natalo nga daw yung dalawang Class A hero na pumunta para labanan yung monster. Dahil nga din doon ay tinaas ng Hero Association ang disaster threat ng monster na to sa antas ng level demon. Bali nga paparating nga din daw ang kabubuo pa lang na grupo ng mga higher class rank na hero para sumaklolo. At inaasahang darating daw ang mga ito sa loob ng 3 oras. Pagkarinig ni Saitama sa balitang yon, talaga namang nanlaki yung mata niya dahil na nga sa hindi niya nakayang tiisin yung pagpigil niya sa kanyang pantog ng ganung katagal. Pagkatapos inagpas siya ito na kinakailangan niya makapag-CR sa lalong madaling panahon. Naitanong pa ng mga taong nadadaanan niya kung saan niya ba daw siya pupunta at sumagot naman si Saitama na lalabas nga daw siya. Pagkalapit niya sa pader ng shelter ay nasabi ng isa na alam ba daw niyang pader ang nasa harap niya? Dito ay kinapaka pa ni Saitama ang pader at sinabi nito na dahil sa wala nga daw siyang ibang pagpipilian, dahil din sa mas mahal nga daw ang pinto para ayusin, ay bigla niyang sinuntok yung pader at isinigaw niyang pupunta nga daw siya sa convenience store. Makikitang nabutas ng walang kahirap-hirap ni Saitama yung pader ng shelter na yon at pagkatapos ay tumalon ang ating bida papalabas. Dito ay natahimik ang lahat sa mga nangyari. Nasabi ng ilan na nawasak nga daw yung pader ng shelter ng ganun lang at yung siraulong lalaki daw kanina ay tumakas sa pamamagitan ng butas na to. Nag-alala pa ang iba dahil nga iniisip nilang maaaring pumasok yung halimaw gamit yung butas na to. Makikitang napaiyak na lang yung isang bata at sinabi naman ng tatay nito na magiging okay nga lang daw sila sapagkat sigurado nga daw siyang ililigtas sila ng mga pro heroes. Sinabi ng iba na patay na nga daw si Saitama sapagkat papunta nga daw ito sa direksyon kung nasaan yung kinaroroonan ng monster. Natanong pa nila kung sino nga ba daw yung lalaki na yon
At nasabi naman ng iba na ang pangalan nga daw nun ay Saitama. Dito ay talaga namang napakabilis ng takbo ni Saitama at pagkatapos ay nakita niya rin sa wakas yung convenience store na hinahanap niya sapagkat alam niya may toilet sa lugar na yon. Bigla namang sumulpot yung napakalaking halimaw at talaga namang wasakong wasak yung mga nadadaanan neto. Pero dahil lang sa sobrang naiihi na si Saitama ay hindi niya sadyang masuntok yung halimaw sapagkat nakaharang nga ito sa daraanan niya. Sa sobrang lakas nitong bida natin ay talaga namang nabutas yung katawan ng halimaw. At dito na nga nagsimula yung journey na itong pangkaraniwang lalaki na ginawang isang libangan ang pagiging hero. Sa panel na itong mga idol ay pinapakita dito yung kasalukuyang pangyayari kung saan nakaharap niya ulit itong 170,000 year old sa Ikada Imago. Bali mga idol yung chapter na to ay nasa gitna sana ng episode 7. Pagkatapos ng eksena na kung saan ay pinagpilaparason ni Saitama yung bumagsak na meteor kung saan nasaksihan niya ito nila Silverfang at Genos. At dito nagtapos yung bonus chapter ng chapter 20.1. And guys, may kasunod ba to? Kaya naman huwag kayong mawawala sa kasunod na release ng video yung aking gagawin. Hanggang sa muli! Bye-bye!